Paano mo nga ba malalaman kung ang babae ay nakakaramdam ng init sa katawan? Ayan ang ating topic for today's video. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ayan, ako po si Baby Hunter 16. At baka hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel. Hingi ako ng favor na pakisubscribe ang ating channel at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayo mga new upload videos. Disclaimer din, mga parikoy at mga marikoy, ang video ito ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang unawa. Kung ikaw ay wala nito, maaari na pong mag-skip at mamili ng mga videos na nararapat po para sa iyo. So, let's proceed po sa ating topic. Ayan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Charot. So, gaya ng sinabi ko kanina, paano mo na nalalaman na ang partner mo ay taglibo? Yan ang ating topic for today's video. Ayan. Hindi, sabi nga nila, hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo ito tatanungin, kung hindi ka magtatanong, di ba? So, sa pagdating sa pakikipag, mga parikoy, ay, di ba, parang nakakahiya, no? Nakakahiya tanungin sa partner natin kung gusto mo ba, or nakakahiya sabihin sa partner natin na lihuga ko ngayon, kailangan nating mag, di ba? So, marami ang hindi pwedeng gawin kapag ikaw ay tag L, yan. Kaya, maswerte kayo kung yung mga partner nyo ay prangka pagdating sa ganitong usapin. Ayan, ang lagi kong sinasabi, nandito yung pakikipag-communicate sa mga partner nyo. Kasi nga, mahirap manghula, di ba? So, ang partner ko kasi, alam niya kung ako ay gusto kong makipag sa pamamagitan ng ano ang ginagawa niya. Ayan, ano nga ba ang ginagawa niya? Yung mga simple lang na bagay para sa atin, pero sa mga babae, pag ginawa mo ito, is malaking bagay sa kanila. So, na napapansin ng partner ko kung ako ay tag L kapag nahawakan niya yung aking utong ay matigas. Yan ang palatandaan niya kapag ako ay grabe yung tapos hinihipo niya kung sabi niya saan, ang init ko daw, masyado daw ako mainit. Pero yung boses ko, yung ano lang, yung malambing pa rin. Tapos minsan kapag ikinis ko siya or ikinis niya ako is gusto ko matagal, ibig sabihin noon L na L talaga ako kapag ganun yung mga yung pinapakita ko sa kanya. So ano pa nga ba, kapag niyakap niya ako is yung pagyakap ko sa kanya is may konting haplos, may konting hagod kumbaga sa likod niya or kahit saan, or o di kaya ipipinch ko yung kanyang likuran, o di kaya hahawak ako ng kaunti ng bahagya doon sa harapan niya. Ayan, yung parang sinasabi ko na magising ka dapat, ginigising ko siya kasi gusto ko siya, ganon. So yun yung mga paraan paano niya nalalaman, paano mo rin malalaman kung ang partner mo ay gustong makipag sex. Ayan, so yan yung mga palatandaan, mga parikoy. At kapag nakita mo na yan, or ito ah, kasi kapag jowa mo pala, mag-girlfriend kayo, so hindi mo basta-basta mahawakan yung kanyang utong, di ba? So medyo kaunting pahapyawan mo lang ng kaunti, kumbaga yung halimbawa ay aakapin mo siya, na ikaw yung nasa likod, aakapin mo siya, then medyo anuhin mo lang siya, di ba? Yung medyo pahapyawan mo lang ng kaunti. Kapag mararamdaman mo naman yun eh, kahit kasi may suot-suot na ano yun, yung babae, may suot-suot na panloob, mga parikoy, is nararamdaman nila yan, nararamdaman namin yan. Kapag nararamdaman namin, biglang tumatayo, or kapag hindi, kapag talaga naman na L na L kami, is nakatayo talaga yan, matigas siya. Kahit yung aming hinaharap is
medyo matigas, tumitigas siya. Parang alam mo yun, parang si Junjun nyo lang din. Kapag kayo ay tag L, S, tumitigas siya, di ba? Alam ka naman na na-L ka kung hindi matigas, di ba? So, yun yung mga paraan or yung paano mo malaman na siya ay gusto. Yung gustong-gusto niya talaga yung kapag inaya mo siya is hindi na siya hindi ka na niya papahirapan kundi sunod sa ano mo, sa gagawin mo is susunod lang siya or siya yung o di kaya siya yung maggagawa or magtatrabaho or siya yung kikilos para yung ang tawag dito yung wala kang gana is dadagdagan niya pa yon or gagalingan niya yung gagawin niyang pag-romansa sa'yo para yung nararamdaman niya is maramdaman mo rin kaya tsaka ang kaibahan ng yung pag ang babae kasi yung nauna na nag-init sila yung ano eh yung sila yung wild di ba yun yung mga gusto niyo yung nagagawa ng babae yung kapag hindi kasi siya ano yung kayo yung nag-umpisa or kayo yung nag-aya yung mga bagay na medyo nahihiya siyang gawin hindi niya magagawa pero kapag siya yung nag-aya or kapag siya yung nauna na nag-init or siya yung naunang nalibugan is ang tawag dito siya yung ano siya yung unang kakain siya yung unang bababa siya yung unang babayo siya yung unang adyos siya yung unang alam mo yon siya yung unang gagawa ng paraan para mapaumul ka gagawin niya ang lahat para ibibigay niya yung best niya para yung nararamdaman niya ay maramdaman mo rin para parehas kayo na hindi kasi katulad ang isip kasi ng babae at lalaki pagdating sa SEX is magkaiba no ang mga lalaki kasi kapag nabuhay or natigas yung si Junjun is pag nakapasok nakalabas nakaraos okay na sila doon ang mga babae kasi iba yung nasa isipan nila gusto kasi ng mga babae kung ano yung nararamdaman namin is gusto namin maramdaman nyo rin para fair ano hindi kayo ang tawag dito hindi kayo lugi ganyan pero lagi ang ginagawa niyo lugi kami charot lang pero depende yan sa party ng mga pare ko no so yun yung mga paraan na makakatulong sa iyo pare ko na lalong-lalo na kung ikaw ay mahiyain itong mga bagay na ito na pwedeng magpapahiwatig na magsasabi true sa kilos ng partner mo ay hindi ka na mahihirapan. So, una, kapag ginalikan mo, medyo tinagalan niya, gusto niya yung may pagka konting paglabas ng dila, ibig sabihin, gusto niyang makipag tapos kapag niyakap mo at medyo may pahaplos kasi pag may walang pahaplos normal lang pag medyo may pahaplos at may papiga ng kaonte ay sa likuran mo man or lalong-lalo na dito sa ano mo balaka mo may ibig sabihin yon so lalong-lalo na kapag halimbawa asawa mo na at magkatabi na kayo sa ano sa higaan or sa sofa ganyan sa upuan medyo hawakan mo ng kaunti ayan hawakan mo yung kanyang ano itong patapon pag naramdaman mo na matigas or tayo ibig sabihin ng gustong-gusto niya talagang mato. So, yun, nabigyan ko kayo ng tips, nabigyan ko kayo ng ano para hindi na kayo mahiyang magsabi. So, kayo na rin ang gagawa ng paraan para dalhin niyo siya kung saan yung pwedeng dalhin, diba? So, ano mo na yun? Isipin mo na rin kung paano mo siya madadala kung saan mo gusto dalhin. Diba mga pari ko? So, yan lang ating ma-i-share ngayong araw na ito. Ngayong vlog, sa itong vlog na ito. So, inuulit ko, pakisubscribe ko pa ating channel at pakipindot ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga na-upload videos. Thanks for watching everyone. God bless. Bye!